Gaya na sinabi ko, dikit na dikit yung laban na to. Ang haba nitong, isa to sa mga mahaba na episodes natin ng Break It Down. Dahil din sa haba ng mga rounds nila. Ang haba ng third round ni Shea at ni Pistolero. Welcome back to Break It Down. Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang i-review natin battle ngayong araw na to ay galing sa 2018 Isa Buhay Finals, Shea versus Pistolero. Simulan na natin. Isa Buhay Finals 2018 para sa 100,000. Nanalo ng coin toss si Pistolero, pinili niya mauna si Shea. Wala na akong sasabihin tungkol sa time limit, pero ito yung hurado natin. Wala nang boses si Enigma. Grabe tong event na to siguro. Grabe yung puyat ni Enigma dito. Pagdating sa last battle nung gabi, talagang wala ka ng boses pag ganito ka dami yung stress tsaka yung trabaho na kinakaharap mo. Si Pistolero, pinili niya mauna si Shea. Wala na akong sasabihin tungkol sa time limit, pero ito yung hurado natin. Iba-igip ng hangin ngayon! Naging fans, mga hater dati! Salamat po sa suporta! Ulol, mga balimbing! Bumalik kayo sa idol niyong tae! Siyempre, salamat sa mga tunay na sumuporta sa aming night. Thank you! Pinanood niyo ng live to! Hindi kayo kagaya ng mga keyboard warriors sa Facebook! Puro comment! Hindi daw nila type to! Kasi wala! Kasi pangit daw yung finals! Kasi si Pistol yung kalaban! Wala daw hype to! Pangit na nyo, respeto naman kay Pistol! Pre, walang hanong pananay ko! Real talk, alam mo ginawa ko sa mga comment? Siyempre, nilike ko! Galing, galing yung opening bars niya doon. Tinira niya agad yung mga haters niya tsaka yung mga balimbing na fans. Iba talaga yung stage presence ni Shea, although hindi masyadong ramdam dito sa footage kasi medyo parang mahina yung audio niya. Hindi ko alam kung may problema sa audio ng flip top dito, pero kita niyo pa lang yung titig niya pa lang sa camera kung paano niya in-address yung mga balimbing. Talaga nakatitig siya sa camera. Tapos, ang ganda rin nung sinabi niya mga keyboard warriors, hindi daw type to. Tapos, ano ginawa sa mga comments, nilike ko. Okay, solid yung opening bars niya dito. Hindi ko lang nilike! Pinusuhan ko ba? Nag-reply pa ako ng GIF ni Gerald Anderson. Yung... Shea versus Abra yung gusto nila. Walang gustong manood sa'yo. Kahit sa YouTube, yung battle mo lang na nag-million views na yung taon na isa. Dahil pa kay Abra yun, tanga! Pero di mo naman kasalanan kung bakit andito ka. Kasalanan ni Abra kasi nag-shock na tumupad sa sumpahan naming dalawa. Akala ko ikaw ay akin. Ba't ka nagpakain sa iba? Excited pa naman silang makita na kinakantot kita! Real talk, sinayang mo yung oportunidad na binigay ko sa'yo para buhayin yung karir mo na naghihingalo na. Oo, ako lang dahilan kung bakit gusto nilang manalo ka pa kasi gusto nilang magtapat tayo. Dahil yung sa ginawa ko sa laban namin ni Lipram, kung naaalala nyo ba? Eh paano kung hindi ko ginawa ng hype yung love team natin doon? Ano na? Eh sobrang boring ng isa buhay. Kaya lang naman to naging exciting dahil sa love team. Kahit si Ari, hindi yun maikakaila. Kaya sa mga nagsasabing, puro luto mga laban ko sa flip-top,
yan ay mapapatunayan nating tunay talaga. Kapag ang titulo ay dinapa sa akin, ngayon isa buhay na kina, kasi itong isa buhay, hirtong ako lang bumuhay mag-isa. Abraham, magaling ka lang sa umpisa. Lakas nun, itong isa buhay, ako lang bumuhay mag-isa. Dun bumagsak yung setup niya tungkol dun sa pag-hype niya daw nung match-up nila ni Abra nung first round pa lang o nung laban nila ni Lip Cram, kung saan inintroduce niya yung love team nila. Kumbaga, naging interesado dun yung mga, hindi lang yung mga hardcore rap fans, kundi mas malawak na audience dahil parang nilagyan niya ng intriga yung isa buhay. Tsaka maliban dun, siguro marami rin tao na gustong mapanood yung rematch nila dahil nga pala, naglaban na sila dati dun sa Dutdutan. Dutdutan event yon, pero yung Flip Top, parang inimbitahan, tapos naglaban sila dun. Natalo ni Abra si Shea. Tapos parang syempre, mas gusto rin talaga ni Shea na si Abra yung makatapat para makabawi siya dun sa laban na yon. Pero dito, ang ganda rin pagka-setup niya. Kumbaga, yung ginawa niyang dahilan na dahil siya yung nag-hype nung love team nila, kaya parang nagkaroon ng buhay yung isa buhay. Ang galing nung pagkagamit niya nung isa buhay, ako yung bumuhay mag-isa. Okay, yun. Solid na intro. Kasi itong isa buhay, ito ako lang bumuhay mag-isa. Abra, magaling ka lang sa umpisa. Pero nung crucial na yung moment, you fucking passed up. Nag-break yung motor kasi bumitaw sa clutch. Yup! Kaya walang MC na hands down sa'yo. Kasi imbis na lalo kundiinan kapag clutch, you throw your hands up. You throw your hands... Bumitaw yung motor pagdating sa clutch? MC na hands down sa'yo. Kasi nag-break yung motor kasi bumitaw sa clutch. Break yung motor kasi bumitaw sa clutch. Siguro nilalaro niya rin yung second meaning ng clutch na crucial moment. Kumbaga sa basketball, yung dying moments of the game pag tie yung laban. Clutch yung tawag doon, o crunch time. Yun yung, halimbawa, lamang ng isa yung kalaban mo tapos nasa inyo yung bola. Clutch moment yun kasi importanteng ma-shoot mo yung basket na yun para lumamang kayo, para manalo. So, nailaro niya yun sa clutch ng motor. Yun, nag-break yung motor kasi bumitaw siya sa clutch. O, hindi niya na... kumbaga, nag-crack siya under pressure dun sa clutch moment ng isa buhay o crucial moment. Pero nung crucial na yung moment, you fucking passed up. Nag-break yung motor kasi bumitaw sa clutch. Yup! Kaya walang MC na hands down sa'yo. Kasi imbis na lalo kundiinan kapag clutch, you throw your hands up. You throw your hands up. And that's the difference between me and these boys. Because every fucking time they need to man up, they lose their voice while their real Slim Shady stands up. Tapos huhusgahan niyo ako overstanding. Sabihan niya ko, based on my understanding, mahalaga din ang score, oo. Pero parang Dota lang yan. Gaano man karami ang yung kills, assists, umabot man ang 1,000 yung score mo, wala rin bilang yan at the end of the day, hindi ikaw yung nakadakit ng trono! Takina mo kasi, Abra. Kanina napapakain. May bago tuloy angulo si pistolero sa laban namin. Pero okay lang. Ako na si Mata. Ako na si Lino. Ayos lang sa akin kasi ikaw mismo alam mo ako yung matalino sa atin. Kasi wala akong kailangang patunayan sa pistolero na to. Mataba ka lang. Pero bilang rapper, mas malaki ko sa'yo. Nag-joke si Abra, may respeto ka. Meron na sana akong respeto sa'yo.
Kaso, nawala rin agad. Kasi sabi niya, galit siya dahil ginastusan ni Abra karir niya. So, problema nito. Guys, huwag daw natin gastusan karir natin. Yun yung sabi niya. O yung mga karpintero dyan, huwag kayong bibili ng martilyo. Pukulin niyo yung pako. Gamit pa. Yung mga Grab driver dyan, huwag kayong mag-invest sa sasakyan. Sabihin niyo sa pasahero, maglakad na lang kayong dalawa. Ang galing, nai-relate niyo yun dun, no? So dito, parang tinatalakay niya yung parang sinabi ni Pistolero kay Abra na kaya ka lang nagkakarir kasi ginastusan mo. So dito, nagawang angulo ni Shea yun na si Pistolero, sinasabi ni Pistolero, wag daw gastusan yung karir. Which is tama si Shea kasi syempre kung ano man yung napili mong trabaho o karir, kailangan mong mag-invest sa sarili mo kung anumang trade yung napili mo, no? Syempre kung karpintero ka, kailangan mo ng mga gamit, ng lagare, sarili mong martilyo. Tapos yun, ginamit niya yung example na huwag daw kayong bumiling martilyo, pukpukin niyo yung pako, gamit paa. Tapos yung isa pa, Grab driver, huwag daw bumili ng sasakyan, sabihin sa pasahero maglakad na lang silang dalawa. Okay yun, maganda. Galing nung ginawa niya dun. Sabihin niyo sa pasahero, maglakad na lang kayong dalawa. Oh, ganun ba gusto mo mangyaring putang ina ka? Yan ang mindset ng champion. Dapat tipid. Kaya ang papangat ng mga kanta nito eh, ayaw magbayad ng beat. Typical na rapper na iswaing, puro arros ang beat. Tapos gusto niya, bibili ka pag nagtinda siya ng damit. Ano naman kung si Abra nagpagasolina kaya malayo narating ng isang jeep? Bakit minamasama mo yung pagtulong niya sa kanyang mga tropa at kapatid? Alam mo, malayo na sana narating mo. Kung di ka talangka mag-isip, nakakaingit na siguro nilalaman mo. Kaso nilalaman ka ng ingit! Mahirap o mayaman, hindi yun yung issue dito. Ang pinag-uusapan ay paano mo gamitin yung hawak mo na piso. Matuto kasi magtanim para maging 1,000. Gusto mo bayaran ka ng tama? Tama lang, magbayad ka rin. Hindi puro singil, bro. Alam mo kung marunong ka lang mag-utilize ng resources, yaman mo na sana, boy. Tignan nyo naman kasi yung bago, puro langis. Punta sana all. Galing nun, mag-utilize ng resources. So dito pinapangaralan niya si Pistolero kung paano yung tamang, kumbaga nagbibigay siya ng life lessons at career, career advice bilang rapper na kung hindi mo gagastosan yung sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Tapos parang ginawa niyang example si Pistolero ng rapper na hindi gumagastos ng beat, pero nagbebenta ng, gusto niya bumili kapag magbebenta na siya ng mga merch niya o ng mga damit. So, ganda rin yung pagkagamit niya ng utilize ng resources, biglang naisegue niya sa puro langis yung batok. Kasi natural resource yung oil. So, ang galing nung tawid dun. Tapos, sana oil na ginawa niya siyempre para bumenta sa masa na term na laging ginagamit sa social media. Galing nung pagka-construct lang. Muna sana, boy! Ha, tignan nyo naman kasi yung bago, puro langis. Punta sana, oy! Kaso wala eh. Kaso wala, kaya naghihirap. Kasi yung mindset, I have to work hard. Bro, kung gusto mong maging ahead, you have to work smart. May natutunan na naman sa akin. Eh, apply niya yan. Pagkakapera na si Pistol. Dahil sa akin, pagkakapera na si Pistol. No, di niyo ako narinig. Sabi ko, literal. Dahil sa akin, pagkakapera na si Pistol. Ang ina mo, ayaw mo marin. Makakalungkot. Ganyan talaga yung mga Pistol. Support.
dalawang scenario to, no, dito. Pwedeng freestyle yung ginawa niya, na hindi gumana yung cash gun na hawak niya. Sabi niya, nakakalungkot. Yan talaga yung mga pistolero support. Nakakuha siya ng crowd reaction doon dahil freestyle. Pero pwede rin sinadya niya to na walang battery itong cash gun na to o sira, para maipasok niya yung tawag dito, premeditated line na yon na pagmumukain yung freestyle. Either way, sobrang genius move nun. Ang galing, kung planado man yun o hindi, napakagaling nun na strategy dito. Nakuha niya yung crowd. Galing. Sa buhay at sa grand prize, wala akong pake. Ang target ko lang ay si Abra. Gusto ko lang maglaban kami. Kaya real talk, yung premyo 100K sa inyo ay aking ipapagive away. Pag ako ang nag-champion ngayong gabi. Okay, naalala ko, ito nga pala yung nung nag-champion si Shea, pinamigay niya yung grand prize ng 100,000 sa lahat ng mga live audience dun sa nung umexit na. May napanood akong video nun, pinapamigay niya yung, hindi ko alam kung magkano yung nakuha nila, tig 100 pesos yata yun, pero pinamigay niya yun yung premyo nito. Tsaka isa pa gusto ko lang manote, isang gusto ko kay Shea, hindi niya kailangan gumamit ng mga magagarbong salita o maraming siguro malalalim na salita o kaya maraming masyadong mga abubot sa verse niya. Parang mas nagpo-focus siya talaga sa punto na gusto niyang maitawid, pero nagra-rhyme pa din siya. Kumbaga, andun pa rin yung multis, pero hindi niya kailangan mag-multis ng siguro mga OA na anim na syllables, magmumulti. So, ang focus lagi ni Shay ay yung punto. So, dito, kaya niya nasasabi ng maigi yung gusto niya sabihin, kasi hindi siya restricted dun sa, kumbaga, yung limitasyon niya, hindi ganun kahigpit pagdating sa tugmaan. So, yun yung advantage ng ganitong style. Tsaka malinaw niya binibigkas. At yung presentation niya din, kumbaga convincing. Nakatulong din talaga yung pagkateatro niya dito sa rap battle career niya. Tulad kanina, yung sinabi ko kung peke ba yun, nakapag-acting siya. Kung peke man yung na hindi talaga sira yung cash gun na yun, meron pa siyang ginawang extra ng mga galaw na kunwari hindi talaga gumagana. So, napaka-convincing. Pag ako ang nag-champion ngayong gabi! Jen, makinig na tayo ng mga paawa bars! Okay, yung round 1 ni Shea, solid. Maraming puntong na itawid. Malinaw yung mensahe. Sinimulan niya ng intro na sa mga haters, tapos in-address niya si Abra, tapos itinawid niya papunta kay Pistolero na galing sa topic na kay Abra, itinawid niya kay Pistolero, tapos sa kanya in-end ng parang papamigay niya yung pera. So nag-set ng mood yun na aabangan ng mga tao kung ano pa yung sasabihin niya sa round 2 tsaka round 3. Tingnan natin gagawin ni Pistolero sa round 1 niya. Okay.
Puro kayabangan lang yung aking tinamo. Pag nanalo ka, tangina mo, makikiagaw ako. Tangina! Huwag daw gastusan yung karir. Tangina, umakapil pa. Kaya pala ginagastusan mo yung chick mo kasi siya lang pumubuhay ng karir niya. Tangina! Pati ako, gusto mo pang ilaglag? Sa lahat ng gunman, ikaw yung may baril na dipagpag. Lakas. Para sa akin talaga si Pistolero, siguro yung pinakamagaling mag-freestyle sa 3GS. Actually, hindi pa siya 3GS. Napapansin ko na yung freestyle ability niya doon sa R2A pa lang. O kaya doon sa mga ibang mga napapanood ko na clips na nag-freestyle siya. Kumbaga nabubuo niya ng mabilis at malinaw at hindi basta-basta yung ginagamit niya rin ng mga tugma. Kumbaga swak, hindi pilit yung mga freestyle niya. Yun, tatlong sunod-sunod na freestyle yun. Maaaring pre-med yung iba o pinaghandaan na niya, pero effective yung opening niya dito na tatlong or yung 6 bars niya na freestyle dito. Pati ako, gusto mo pang ilaglag? Sa lahat ng gunman, ikaw yung may baril na dipagpag. Bawiin ko yung sinabi ko, mukhang freestyle nga talaga lahat yun, maliban dun sa pangalawa na sinabi niyang ginagastosan. Yun, pwedeng naging pre-med yun. Pero yung una, tungkol dun sa yun, yung baril na dipagpag, pati yung, ano ba yung una yung rebuttal dun. Pati ako, gusto mo pang ilaglag? Sa lahat ng gunman, ay yung ano, magpapaagaw. Yun, so, on the spot freestyle. Galing talaga si Pistolero. Isa sa mga pinakamagagaling na freestylers dito sa Flip Top. Ako yung may baril na dipagpag! Power! Sa likod ng maraming beses mo na pagtanggi, dumating na din ang inaasam ko na gabi. So wakas! Pinaunlakan mo na yung alok humagkape. Welcome sa Pawokrow, Shein! Ang solusyon sa hinanakit ng mga babaeng Makate. Ang kaibahan nga lang walang PowerPoint sa tabi. Salamat sa lahat ng mga dumalo. Palakpakan niyo ang mga sarili ko. At palakpakan din natin ang ating panunahing panauhin. Maupo ka! Wala pa lang bangko. Tumayo ka na lang dito. Actually, nakapag-usap na kami at naging interesado siya sa isa naming produkto kaya siya pumunta dito. At nagsimula lahat ng umorder siya ng aming magical. Awi mo, awi! Galing pa yan sa pekpek niya! Okay, dito parang ginagawa niya parang presentation ng networking na company. Front row yata yung ginagaya niya kasi may tarpaulin siya sa likod na kalagay pa walk row. Alamat ng umorder siya ng aming magical. Awi mo, awi! Galing pa yan sa pekpek niya! Kaya siya naging interested sa company natin dahil na-testing niya na yan! At actually, nag-iwan pa nga siya ng feedback. Halip ang galing. Yung performance, sobrang ganda. Kaso meron akong napansin. Masyadong malawak to sa kanya. At sumagot ako ng, marami kami niyan. Huwag kang mag-alala at hindi siya nagatubiging umorder pa. Dahil sa problem mo, nag-meeting kami ng mga colleagues ko. At nabuo namin ito. Ang magical glue. Pampasikip ng pekpek and I'm sure that you will love it. Kaso sa estado ng pekpek niya, mukhang mapaparami ka ng gamit. Alam naman kasi natin na sa pempem niya ay marami ng dumaan. Pati titi nag-rebat kasi pinabalik-balikan bars. Sinipak na ng bata, matanda. Meron pa nga buong angkan kaya nabuo namin tong burlap suit. Panlilis sa lahat ng kababuyan niya sa nakaraan. Okay, sa mga produkto pala to ng networking company yung ginagamit niya dito, mga props.
Tapos nakadirekta kay Ann Mateo. So yun, may pampasikip, may sabon, may dildo. Okay, angulo niya dito Ann Mateo, pero yung presentation, networking yung ginamit niyang tema. Angkal, kaya nabuo namin itong Merlot Zoo, panlili sa lahat ng kababuyan niya sa nakaraan. Sino gusto yung maman? Magkakotche? Gusto nyo ba dumobre yung money nyo? Huwag na magatubili pa, pumila lang kayo sa sekretary ko. At siya nagtatapos sa ating meeting. Pero di pa tapos ang time ko. Pagkakina, masyadong mainit, huubaring ko lang ito. O, teka lang ha. Nadamay na naman si Ann. May demandahan na naman. Dahil sa mga pinagagagawa nyo, itong rap battle magiging boring. Gago oras na i-chat ako ng nanay ni Ann, aayain ko siya ng networking. Pero mas totoos eh, ito naman yung mahilig ng dami. Reference dun sa muntik na pag demanda, hindi natuloy, muntik lang na pag demanda ng nanay ni Ann Mateo kay Sinyo dati dahil sa mga sinabi niya dun sa battle nila ni Shay. So ito yung siguro dito na siya pa-segue si Pistolero dito sa topic na to. Gago oras na i-chat ako ng nanay ni Ann, aayain ko siya ng networking. Pero mas totoos eh, ito naman yung mahilig ng damay. Dinadamay yung sister, brother, mother, father. Pag ako ng damay, di mo magugustuhan, motherfucker. Yung tatay mong pastor habang nagpe-preach, sisigaw ako ng power! Nag-uumpisa pa lang ako, gago. Kapag pinapakanta niya na yung mga tao, sisigaw ako ng mabuhay si Soriano! Pero speaking of demanda, yung nanay itong ni Ay, hindi pa nagde-demanda, si Sinyo sa internet nangihingi na ng simpatya. Bakit? Pag nakakulong na ba si Sinyo, makakapag-post pa siya? Kaya nga nanay na yan yung trumabaho kasi kita naman sa laban na di mo napagtanggol yung mahal mo. Pinalalaman pang pag may problema kayo, sa akin kayong tumiretso, sumisigaw pa nung nakaraan to, eh marohas yung swag mo, kaya kahit yung kurina ng buhay mo, di na naniniwala sa tuwid na daan mo. Kasi ikaw yung mahilig mang ano, kahit hindi inaano. Pero nung siya na yung inano, siya yung mahilig mang ano, kahit hindi inaano. Yan yung technique ni Bobo. Pero nung siya na yung inano, hindi umano. Jessica Soho. Hindi umano. Jessica Soho. Yun yung word na laging thrown around sa mga programa sa TV, lalo na pag mga documentaries o sa mga balita. Hindi umano. O pinuntahan, umano. So, nalaro niya yun sa kumbaga, walang ginawa si Shay, hindi siya umano. So, topic nga niya dito yun na hindi na ipagtanggol ni Shay yung kasintahan niya na si Ann Mateo, yung nanay pa yung parang gumawa ng paraan para mapigil yung pambabastos dun sa kay Ann. Yan yung teknik ni Bobo. Pero nung siya na yung inano, hindi umano. Jessica Soho. Kada babattle ka na lang, nagmumukha ka lang umiiyak na Becky. Tinitake advantage yung internet. Ganyan yung kanyang lameplex na kayo dadamay si Tito Badang. Wala nang finish na. Ikaw ang Bobo. Para may palakpakan sa ending. Pansin mo ba, binanggit ko si Corinne at Jessica? Kasi para maging interesado lang sa sulat mo, kailangan mo pang sumunod sa trending. Masusunod din ako sa trend. Babagay ko sa'yo. Kayong dalawa ni Ann parang Jamil. Walang natutuwa sa relasyon nyo. Nagbenta ka pa ng samalamig. Ang tamang naman ang pagkakatimpla mo dun. Nagbebenta din ako ng samalamig. Kaso bangkay mo yun. Tutan marami ka nang inarkabyado dito. Ako nagagawa ng paraan para di sila magagawan. Ibibigay ko ng pagsapresyo ang bawat piraso ng iyong katawan. Ulo na lang ang siyang nakalaan para hindi mawalan yung mga kumonsinti dyan na total patay na si mata. Ani, maalam mo na. Sugutin si Ann. Ay, babol,
Okay, wow. Okay, yun yung round 1 ni Pistolero. Medyo pareho sila ng approach pagdating sa structure ng mga rounds nila. Kumbaga may intro. Yung kay Shane, introhan niya. Kay Pistolero, may intro din. Siyempre, mas may dagdag yung kay Pistolero kasi may mga rebat siya. Pero sa round 1, pareho maganda yung round 1 nila. Parang malakas naman. Pero mas gusto ko yung approach ni Shay. Mas nadama ko yung sarcasm niya. Okay din yung mga ginamit niyang tawag dito, atake kay Pistolero. Siguro lamang siya ng konti dito sa round 1. Para sa akin, round 1 edge ko ng konti kay Shay. So, tignan natin yung mangyari sa round 2. Pokpok daw si Ann! Inyong sinabi ni Biik. Sakto! Eli Soriano reference. Kasi mali ka dyan, kapatid. Ano ba namang battle to? Girlfriend ko na naman. Bakit ka ba nai-insecure? Mas malaki pa dede mo kay Ann. At saka sabi niya, wala daw natutuwa sa relasyon namin. Ano naman kung walang matuwa na iba? Ang importante sa relasyon, masaya kayo sa isa't isa. Tangay na mo, kala mo, ikaw lang nagre-rebat. Ngayong gabi... Okay, solid din yung tatlong rebuttals ni Shay na yun. Okay. Yung dalawa dun, on the spot. Pwede yung tatlo on the spot, pero yung isa, pwede mo naman masabi na ano ba yun sa dede. Pwede maging pre-med yun. Pero yung dalawa, on the spot yun, solid. Dahil ginamit niya mismo yung mga words na binanggit ni Pistolero tulad ng Eli Soriano. So dito pinakita ni Shay na nagre-rebat din siya. Relasyon, masaya kayo sa isa't isa. Tangay na mo, kala mo, ikaw lang nagre-rebat. Ngayong gabi, pinapangako ko, walang fat jokes yung rap ko. Kasi para sa akin, pre, hindi joke pagiging fat mo. Walang magaganap na fat shaming. Para yung mga kaibigan kong mataba, hindi rin magtampo. Ngayon, nasabi ko na at malinaw na ang lahat ng to, putang ina ng lahat ng mataba sa Pilipinas! Pati na rin sa mundo! Sobrang dami niyong naaabala dahil sa katabaan niyo! Kayo ang dahilan kung bakit maraming pasahero na nakaupo sa jeep ng ganto. Tado talaga to si Shay. Pagkatapos mag-disclaimer, parang, okay, we got that out of the way. Tangina, fuck fat people. Biglang gago po ta. Kayo ang dahilan kung bakit maraming pasahero na nakaupo sa jeep ng ganto. Tapos, pag yung mga driver, halos babaliw. Kasi yung bumper, sumasayad. Tapos, pag ang tagal ng sukli nyo, ang sungit nyo, kasi palagi kayong high blood. Gusto nyo iabot agad. Yung mga tao sa inyo ay mag-a-adjust dapat. Sobrang swerte nyo naman. My God, pati Apple, imbis na iPhone lang gagawin, gumawa pa ng iPad. Pero biro lang yung huli. Kasi masyadong seryoso. Oo, walang taong perpekto. Wala akong karapatang manghusga sa kahit na anong aspeto, pero wala rin kayong karapatang musgahan yung mga taong di kayong nire-respeto. Kasi ang babaho nyo katabi. Pinagpapawisan kahit presko. Sobrang dami nyo nang nasirang upuan sa pinuntahan nyo konsyerto. Kayo ang dahilan kung bakit yung bahay kubo nagpapawisan.
sakto pinagpapawisan para may butil pa ng pawis si pistolero dito sa leeg. Oh! Sobrang dami niyo nang nasirang upuan sa pinuntahan niyo konsyerto. Kayo ang... Na hindi pala butil ng pawis yun. Parang nunal na transparent. Ilan kung bakit yung bahay kubo nagbago ng disenyo dahil sa sobrang bigat nyo kailangan na rin daw haluan ng simento. Ang tatamad! Pero pagdating sa pagkain, ang sipag mag-isip ng konsepto, pinaghahalo-halo yung coke, chocolate shake at zesto. Hindi makontento sa pagkain, pero sa katawan ay kontento. Kesyo, fat is the new sexy. Sabay kagat sa panglima niyang corneto. Habang nagbabasa ng menu sa paborito niyang resto. Sineselebrate na lang nila yung pagiging mataba, palibasa, mas madaling gawin yon kesa mag-ehersisyo. Okay. Magda-diet na talaga ako para magbawas ng timbang. Okay tong workout sa Instagram. Gagawin ko din yan. Yung budget ko sa lunch, gagawin ko na lang 100. Tapos yung kakainin, 5 bentelog naman. Budget, gagawin 100, tapos yung kakainin, 5 bentelog naman. Wala akong pake kung sa pool, kahit di ko kalaban. Kung hindi sana kayo mataba, edi sana di kayo madaling matamaan. Kumain lang kasi pag gutom. Huwag nyo gawing libangan. Huwag masyadong gahaman. Next time, pag pinakita kayong pulubi sa daanan, ibigay nyo na pag inarbor yung bitbit yung gulaman. Si pistolero ay huwag yung tularan. Sa sobrang katakawan, yung mga tao kasama niya nung gutom pa siya, ay handa yung iwanan. Kasi, di ba, umalis ka ng 3GS kasi na bibigatan ka na. Kasi tuwing may outing kayo tapos kakain ng andok, napipilitan ka magtira. Yung mukha ni pistolero, parang pilit ng ngiti, gumanong. Kasi tuwing may outing kayo tapos kakain ng andok, napipilitan ka magtira. Kaya nga, nung ano, nagdesisyon yung gagawin yan. Nung nagpunta yung PGS sa Buffet 101, doon pa lang bigla, ang sabi, umalis na kayo, di ko na kayo kailangan. Kaya ko itong mag-isa. Ang kapal na mukha naman nito. Kapal na mukha nito. Ayaw mo pa nang may kasalo ka na iba. Buti na lang nung umalis ka, yung blessings ng 3GS, dumami. Artista na yung iba. Di ko naman sinasabing ikaw yung pabigat. Pero putang ina, nung umalis ka, gumaan buhay nila. Si Sherlan, nasa ang probinsyano, di na kayong magkalibel. Ano kaya feeling na ikaw yung pistolero pero siya yung nasa TV at may hawak na baril? Nung nalaman niya yun, na-stress si Gago, napahamot sa bilbil. Yung hawak niya, Chucky, ubus agad. Yung hawak niya na Chucky, ubus agad, pinisib ng pinisib. Siyempre, si Gago nung nabalitaan niya, agad na musta. Muna, nag-send muna ng memes, tapos mga video na nakakatawa. Nung nag-react na yung iba, alam mo, wala namang masama eh. Kung nais mong maglakbay mag-isa. Kung gusto, sa tuktok gusto mong mauna, natural lang, may maliwan ka. Kaso ang problema yung sinong ka mo, kinain mo pa. Iba to si pistolero, legit? Baboy talaga? Siya'y nagbalik ng 3GS upang siya ay maambunan. Kamusta ka na, friend? Pwede, pasok mo ako dyan. Gusto kasi ng shortcut para pangarap niya ay mahagkan. Kaya ang taba mo eh. Gusto mo elevator. Ayaw mo mag-hagdan! Bakit ka bumalik? Ang pag-alis mo ba ay iyong pinagsisihan? Bakit ka bumalik?
dahil kaibig-ibig na ulit mga dati mong kaibigan? Bakit ka bumalik? Alam mo, yan ang rason kung bakit kita pinandidirian. Kasi mapadayat o gym sa lahat ng mga bagay sa buhay na kailangan gawin, puro ka desisyon. Wala kang paninindigan. Kaya wala kang karapatang magreklamo kung nilalait ka ng husto. Pinalamon to ng lait ni Abra, nagalit. Puri na ata gusto. Bakit ka puri-puri ka ba? Magsuri ka. Puri na ata gusto. Baka may intended wordplay siya doon. Baka yung purina na feeds na pinapakain sa baboy. Purina feeds. Kaya ng gusto. Pinalamon to ng lait ni Abra na galit. Purina ata gusto. Bakit ka puri-puri ka ba? Magsuri ka, Diyos ko. Pagtatakbuan naman kasi para yung utak mo gumanda-takbo. Kapag ang lait sa'yo'y totoo, wala kang karapatan na magalit. Kung ayaw mong malitsyon, simple lang tsyong. Sa apoy, huwag kang lumapit. Pero kung tingin mo di mo deserve ang mga sasakit na salita, dyan ka talaga sasabit. Kasi sobrang laki ng tingin mo sa sarili mo, bro. Manalamin ka para malaman mo kung bakit. Tsaka mag-bolero rock battles ka na lang kung di mo kaya yung sakit. Huwag kang mag-alala, pag nag-BRB ka, okay lang kung di ka na bumalik. Okay. Okay, bolero rap battles, ni-reference niya yung complement battle na ginawa namin dati sa TV5, yung pinag-champion na ni Apex. Kumbaga, imbis na magtirahan kayo, magpupurihan kayo. So, yun yung ginawa niyang ender. Mag-BRB ka na lang o bolero rap battles. Tapos huwag ka nang bumalik, laro dun sa bolero rap battles tsaka BRB na be right back. Okay, yun yung round 2 ni Shay. Siguro, majority ng topic niya dito, puro fat jokes. Sinimulan niya ng rebuttals, tapos disclaimer sa mga fat jokes, pero diniretso niya pa rin sa fat jokes. So, siguro, okay din naman tong round na to. Medyo may mga parts lang na hindi naman halata, pero medyo sloppy, medyo may mga siguro iniisip pa niya yung mga susunod na linya, so medyo nasa-stretch yung ibang syllables habang nag-iisip siya. Although walang dead air, kumbaga napansin ko lang yung pinagkaiba ng linis ng performance ng round 1 niya dito sa round 2. Tsaka mas gusto ko yung atake niya sa round 1 kumpara dito sa round 2. Although okay pa rin to, mas prefer ko yung round 1 niya dito. Tingnan natin kung ano gagawin ni Pistolero dito sa round 2. Pakinang sabi niya, yung suso daw ni Al, malaki pa daw yung aking dede. Oo, malaki pa yung aking dede. Nung di pa siya nagpaparetoke. Tangina, oo, aminado ko. Umalis ako sa 3GS kasi may pinag-awayan kaming malala. Pero ako, hindi ako yung bumalik. Nag-sorry si Sherman sa akin. Ganun kasi yung pamilya hinahanap pag may nawawala. Pero, di ba? Ano favorite line ni Shane? Wala akong pang... Ramdam ni Pistolero yung rebuttal niya na yun. Galing sa puso yun. Gumanan siya eh. Hinahanap pag nawawala. Sa akin, ganun kasi yung pamilya hinahanap pag may nawawala. Pero, di ba? Ano favorite line ni Shane? Wala akong pak. Yung tipong nambunyan na ng kabit ng kalaban, kung sino-sino girlfriend na yung dinabay. Pero ang ending, wala daw siyang pake. Tangina Shane, sakit na yan. Dati may 13-minute video ka, tapos di ka affected. Ngayon naman, wala kang pake, pero nag-overtime ka, tsaka tinalo mo kalaban mo. Utang ina, anigwa, yan na pala yung formula para manalo. Wala na rin akong pake sa labang to. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, pero parang nang lamig yung mahal mo, di mo magugustuhan. Pag nawala na ko ng pakialam, gusto mo ba na pag-usapan? Teka, baka madala ka, kasi pag nilagyan ko pa ng pake, tong usap na to, tuluyan ka ng magmamakaawa. Kasi nakausap ko to nung anibersikulo. Nilagyan ng pake itong usap na to. Tuloy ka magmamakaawa. Pakiusap. Okay, dito parang sinasabi niya na si Shay yung ginagawang strategy lagi. Parang wala akong pake dito sa laban na to. So parang nagkakaroon siya ng appeal na hindi siya ganun ka-excited
na manalo sa mga laban niya, na parang dumadagdag siguro yon ayon kay Pistolero sa dahilan kung bakit siya nananalo. Kasi parang nagugustuhan ng mga tao o ng mga judge yung ganong attitude na parang hindi masyadong kumbaga seryoso o panalo yung habol. Parang ironically, kung sino yung ganon, yun, dun binibigay yung panalo. Gusto mo ba na pag-usapan? Teka, baka madala ka kasi pag nilagyan ko pa ng pake, tong usap na to, tuluyan ka ng magmamakaawa kasi nakausap ko to nung anibersikulo. Sabi niya, 3 days lang daw siya naganda kay Keith Crum at J.K. Halata naman gago. Ang nakakapagtaka nga lang eh, kung paano to nanalo. Ah, kasi nga, gumawa ng love team si Tarantado kasi yung eksena naging massacre sa mama sa pano nang sinira ako yung plano. Si Abra, si Abra, walang pakialam sa pinaggagawa mo tapos may pa-love team ka pang leche ka. Kaya ayan tuloy, lahat ng kinilig sa ay, napisti na. Baduy, di ba? Tapos first 2 battles, magpapayo, feeling tatalino, kinang-ina, kaso nung semis na saksiyan mismo ni tatalino na yung Jake niya, may ace ng iba. Pero pag pinatay niya daw ako, tawag doon, crime of passion. Bakit? Parang binanggit kanina ni Shay yun, yung Jade. Di ko kilala kung sino yun. Pero parang dahil binanggit niya yun, in a way, parang sinira niya yung diskarte ni Pistolero na baka sabihin niya yun. Di ko alam kung ano yung relation nun sa kanilang dalawa ni Abra. Yung Jade na yun. Pati, ano ba yung sinabi niya? Ace? Shay, Abra. So, nung sinabi ni Pistolero dito, kung sino man nakakagets dun sa reference na yun, parang bawas na yung impact dahil binanggit ni Shay kanina sa round 1 na parang binigyan mo ng ganitong angulo si Pistolero nung kinakausap niya, nung ina-address niya si Abra. Kasi yan mismo ni Tatalino na yung Jake niya may ace ng iba. Pero pag pinatay niya daw ako, tawag doon, crime of passion. Bakit? Siniba ko lang naman si Abra. Di ko naman siya pinatay. Tsaka lahat na lang ba nang gagalaw sa mahal mo, itutumba mo? E di yung mga banat mo sa blay. E paano pa dun sa 5 years mo nang minamahal? E di ang dami mo nang napatay. Tanga na sanay ka na ba na pinipindeho? O sadyang hindi ka lang matuto na kung sino pa yung mukhang lumilipad na kwago, siya pa yung palaging may iipot sa ulo? At nung laban niya daw kay Sinyo, natalo daw siya nang dumalaban at hindi nagrarason. Kaso nauna niya nang sinabi na, si Sinyo lang yung may gusto noon. So anong tawag doon? Porket na bodybag all 3 rounds, sasabihin mo hindi mo gusto yun? Eh kahit ako mabodybag all 3 rounds, hindi ko din gusto yun. Tapos pagkatapos nung gumawa siya ng kantang Between, kasi naniniwala daw siya sa sarili niyang ningning. Naknang puta, ibang klase kung kumata. O baka kaya Between, kasi kahit hindi magaling, ang hilig mong gumitna. Between, gitna, putang ina binagyo. Nga naman kasi siya ni Sinyo. Kaya niya nagawa yung matang yun. Kita naman sa laban na di na silayan yung Between nung sumama yung panahon. Sa una lang kasi maganda pakinggan yung kanta mo. Pero kung susuriin mabuti, halatang gawang bobo, kas babaliktad tong Between nyo kapag tuluyan akong na demonyo. Hinahamon pa yung maestro. Porque babaliktad tong Between nyo pag tuluyan ako na demonyo. Reference niya yun sa kanta ni Shay na Between. Tapos, syempre, pag binaliktad mo yung Between, o yung mga pang-satanista na star, yung pentagram, parang baliktad na Between. So, yun yung ginawa niya dito. Babaliktad yung Between pag siya na demonyo. Yung kanta mo, pero kung susuriing mabuti, halatang gawang bobo, kasi babaliktad tong Between nyo kapag tuluyan akong na demonyo. Hinahamon pa yung maestro. Porkit nakarinig ng salitang masakit, dalawang may problema sa overtime, magtatapat. Nakakatakot pag sinit. Ewan ko na lang kung di mangawit si Pakundot, Kuya Ibs. Pero kaya daw siya nag-overtime, kasi gusto niya daw higitan yung pinabayad ni Anigma sa kanya. Nagpapalusot ka pa. E buong karir mo, overtime ka, so ibig sabihin na Arik, may utang ka pa sa kanya. Tsaka anong silbi ng rules ni Arik? Kung yung ganyang galawan, pwede. Umabot pa to sa kalabang hapon. Masyado nyo lang kinonsente tong peste. Tila history repeats itself sa kasamaang palad eh. Natutukan nyo ng lente kasi nung panahon, nung kalaban mong hapon, puppet system, walang bisa yung presidente. Leche, you've mastered martial's art. Ito yung reference niya sa laban nila ni Fukuda. Kaya sinasabi niya ang kalabang hapon.
susubukan nyo ng lente kasi nung panahon, nung kalaban mong hapon, puppet system, walang bisa yung presidente. Leche! You've mastered martial's art. Feeling Eminem kapag nakatubi. May nalalaman pang Slim Shady. Instant ka lang naman ni Looney. Tapos magyayabang porke tinalo si Idol. Kung umasta ka, alam mo siya na yung one and only. Pwes bibigyan ko pa ng isang L tong nagpapakaluni. Nagtuluyan na siyang maging lonely. kasi kita naman sa mga hinain mo ang kanyang mga sangkap. Alam kong maliligo ko ng insulto at lait. Sige, pukul mo lang lahat. Mula sa katawan, itsura hanggang sa kulay ng balat, matabang kapisingi ni Jollibee. Maluwag ko yung matatangga. Pero pagtapos nito, di na ako si Jollibee. Ako na si Champ. Okay, yung round 2 ni Pistolero, mas maraming angulo yung natalakay niya doon kaysa kay Shaggy. Siguro round 1 niya parang kapareho lang din para sa akin yung epekto para sa akin kung kumbaga sa performance, mas malinis yung performance ni Pistolero dito. May mga part din na sarcastic siya. Natalakay niya yung mga pagiging walang paki ni Shaggy, yung paglampas sa time, mga dati niya nakalaban. May mga linya din siya na pati yung laban namin, binanggit niya. Siguro, konting lamang para sa akin dito sa round 2 kay Pistolero. So, round 1, edge ko kay Shay. Round 2, edge ko kay Pistolero. Kaya natin yung round 3. Mga hurado, alam na. Okay naman yung rebat. Kaso paulit-ulit yung angulo. Ang pangit ng retens. Gago, hindi peke ni susunian. Based on experience. Sino dito naglaro ng Pokemon? Meron? Yun! Natanong ko lang, masasabi ni Pistol, di daw mag-e-evolve si Abra pag di gumamit ng stone. Oh. We, sabi-sabi rin. Sabi! Talaga, alam mo, naglaro ako ng Pokemon. Mula Blue, Crystal, Ruby and Sapphire, Omega Ruby and Sapphire, Pokemon Moon, Ultra Sun at iba pa. At sa lahat ng yun, hindi kailangan ng Abra ng Stone para mag-evolve. Level 16 pa lang, nagiging Kadabra na siya. Gusto mo maging Alakazam? Trade mo sa iba? Ang punto ko lang naman dito eh, yung nagsasasabi mong tangin na ba? Simpleng pagkakamali lang naman yun. Pero hindi nakakatawa. Sa panahon ngayon, maraming biktima ng maling impormasyon. Ikinamamatay pa nila. Pokemon pa lang ha. Pokemon, nagkakamali ka na. Paano pa sa mabibigat na paratang mo ngayon? May naniniwala ka ba? Okay. So dito tinalakay ni Shaggy yung mga sinabi ni Pistolero kay Abra na kung di daw gagamit ng stone, di mag-evolve yung Abra. Nagkataon na si Shaggy ay naglalaro ng Pokemon. So parang kinorek niya yun. Finact check niya. Kinorek niya yung facts tungkol doon na hindi daw kailangan ng stone o kung ano man yun. Dahil di rin ako naglalaro ng Pokemon. Pero yung punto ni Shaggy dito na kung sa mga ganung mabababaw na bagay, hindi ka na accurate sabi ng impormasyon. Paano pa kaya sa mga mas mabibigat na bagay? So kung doon pa lang sa Pokemon na yun, gawa-gawa na, paano na lang kaya doon sa mga ibinibintang niya o sa mga binabato niyang paratang kay Shay? So ang ganda nung pag na-relate niya doon para mabawasan ng credibility yung mga sinasabi ni Pistolero sa kanya. Ginamit niya yung Pokemon. Kasi sobrang fake news mo, Pistol. Maka-invento ka, wagas. Para may maniwala, magpapaawa. Tapos yung boses, nilalabas. Kung ang nagsasabi ng totoo, kasi nag-aangas. Pwes, bibigyan ko ng L tong rapper na to para makita niyong rappler lalabas. Galing ng linya na yun. Bibigyan ng L tong rapper na to, rappler lalabas. Na i...
relate niya dun sa fake news. Kumbaga galing dun sa Pokemon bar siya kay Abra, sinabi niya na hindi accurate yung info na sinabi niya. Sinegue niya papunta sa fake news, papunta sa rapper na bibigyan ng L o loss, tapos magiging rappler yung online newspaper na parang siguro kinokonekta sa fake news. Ako ng real talk, wala nang wordplay pa. Hindi lang ako ang salita ko, kasi tiwala ng tao, binibigyan ko ng halaga. Or chismis lang ba pala ko sa mga idol nyo? Eh di tanongin nyo sila. Basta ako pag sinabi ko, pag ako yumaman, kayo ay ililibre. Yun yung sabi ko dati sa kanta. Kaya nga itong 100k na giveaway, kasuming ko talaga. Pag nanalo lang ha. Hindi pa sigurado. Sabi kasi ni Sinyo, hindi ko kaya mag-champion mag-isa. Hindi ba naman bobo? Paano ka mag-champion kung walang kasali na iba? Galing. Ano nga nun mag-champion kung walang kasali na iba, wala kang kalaban. So napiloso po niya yung sinabi ni Sinyo sa kanya na yun, na hindi niya kayang mag-champion mag-isa. Isa? Hindi ba naman bobo? Paano ka mag-champion kung walang kasali na iba? Ano yun? First honor? Tapos walang kaklase? Tangina. Pag nag-champion ako, sampal daw to. Sabi nila, excuse me, pag-champion mo hindi, wala akong kailangan patunayan sa kanya. Bakit? Nag-champion na ba siya? Tangina mo, papa! Nabuhat ka lang naman ni Smug. Blaka na bla. Pwes, kung ako nabuhat ni Smug, siya hindi nabuhat ni Tape City. Sino kaya mabigat sa aming dalawa? Galing. So dito si Sinyo na tinitira niya, hindi na si Pistolero after niyang after nung Rappler bar, sumegue siya, nag fire siya ng flaming arrows, mga shots dito kay ano Sinyo. Sinabi niya na yun, hindi kayang champion mag-isa, paano magcha-champion kung walang kasali na iba. Tapos kung hindi daw binuhat ni Smug, hindi sila magcha-champion doon sa 2x2. Pero binalik niya rin na bakit nag-champion ka na ba? Tsaka kung hindi kayo nag-champion ni Tipsy D, ibig sabihin hindi kanya nabuhat. So sino mas mabigat sa atin dalawa? Okay yun. Sana lang mabawi niya to ng mga punchlines pa kay Pistolero. Dahil dito parang si Sinyo na yung topic niya dito. Pwes, kung ako nabuhat ni Smug, siya hindi nabuhat ni Tipsy D. Sino kaya mabigat sa aming dalawa? Yung term na mabigat dito, hindi positive, kundi negative. Na mabigat na mahirap kakampi. Siyempre, si Pistolero! Ayun, so yung punchline pala papunta pa rin kay Pistolero dahil sa word na mabigat. Sino kaya mabigat sa aming dalawa? Siyempre, si Pistolero! Baby pa lang yan. Kahit hindi mo lawayan, di na mausog. Galing nun. Baby pa lang yan. Kahit hindi mo lawayan, di na mausog. Yan yung wordplay sa usog. Tsaka yung mausog o maitulak. Sobrang bigat. Hindi mo lawayan, di na mausog. Pero sa katawan lang mabigat, bilang rapper, hindi matutog. Paano ba naman kasi ito magkakatunog? Kasi yung skill niya sa paggawa ng mga barang magkakatunog, eh yung ang dami ng katunog. Paano? Puro hugot yung banat. Yung banat hinugot sa Facebook. Kinangina mo ka? Hugot na hinugot pa, pero napu-pull off ni tanga. Makaka-relate daw kasi yung iba.
Paano hindi kayo makaka-relate? Inabasa nyo na! Hugot na hinugot pa, kaya napu-pull off. So, ang ganda ng hugot tsaka pull off. So, paano hindi kayo makaka-relate? Eh, nabasa nyo na. Gandang punto. Feeling nyo, suot niya sapatos nyo. Siya'y inyong kaisa. Di nyo alam na iisahan na kayo. Pambakla yung kalakaran mo, tol, tang ina. Kasi nakasandal mga linya sa wall ng iba. Kaya napakawalang kwenta mong rapper, pre. Nakakatamad ka paghandaan. Magsusulat ba ako ng pistol? Eh! Arko na lang. Lalo na sa kanta, lalong di ka uupra. Lalo ka lang mapapahiya. Glock 9 nga, tinalo ko sa Awit Awards, pistolero pa kaya. Pero respeto kay Glock, idol yan. Dami niyang naituro sa akin. Nung nakaraang Awit Awards, hinakot niya lahat. Isa lang yung akin. Pero the mere fact na na-nominate kami sa parehong category, isa na ako. Ibig sabihin, kaya kong sumabay. Hindi niya maipagkakait sa akin. Curious tuloy ako. Idol, sa battle rap kaya, kaya mo kayang sumabay sa akin? So, ito pala yung isa sa mga sinasabi sa akin nung nireview ko yung kanta ni Shay na Tag. Ito pala yung isang instance na kinall out ni Shay si Glock 9. Sarap. Actually, hindi naman call out. Parang semi-call out dahil parang tinatanong niya kung kaya bang sumabay ni Glock 9 sa rap battle. Flip-top ay aming i-re-represent. Like it or not, tayo mga kampiyon ng liga, sa atin magre-reflect yung quality ng ibang content. Lahat tayo pangarap yung exposure sa ibang market, international events. And obviously, mas sikat ako sa'yo, bro. Pun intended, mas fit ako to help. You're on Facebook, I talk to Facebook. Mas marami kong connects. Mas marami kong connects, magre-repat yan. Ano naman kung sikat ka? Hindi importante yung views, yung ads. Mag-rap ka na lang, bro, you know nothing else. Kasi, tinan mo halata naman, ang goal, yung premyo, pangkain. Obvious na obvious yung intent. Tinan mo itsura, paano mo aalagaan yung brand? You can even take care of yourself. Ang lakas ko magsalita ng ganito. Dami namang may ayaw sa akin dyan. Okay lang, mayabangan kayo. Ibig sabihin, yung role ko ay aking nagkakampanan. Kasi ako ang pinakakumpan. Makiipan damay. Ako ang kapida. Kaya amuin nyo man o hindi, pag nawala ako, hindi na exciting tong liga. Pero di mangyayari yun, Arik. Kasi ako'y immortal. Parang ipis. Even nuclear blasts. Kaya nga sa Game of Thrones na to, marami sa aking butt hurt kasi my little finger is too big for their ass. Nananalo kahit di sumusunod sa oras. Paano pag sineryoso ko? Eh di tapos na yung palabas. Pag ako nag full time, tinigil pag lolo ko, lalabas yung tunay na patas. Kasi matalo man ako sa overtime, my time will never be over, gago. My time will never be over, gago. Habang buhay nang nakatatak yung impact ko sa liga, kahit mawala pa ako. Huli kong battle, Slim Shady is back. Creative daw, sabi ng mga tao. Ganun ako ka-advance. And sadly, ganun kayo kawak. Kasi kailangan ko pa bumalik sa dati para lang may makita silang bago. Oo, nawala yung dating ako. Kasi natabunan ng iba't ibang hamon. Nawala yung dati ako. Kasi nalunod nung ako'y sumalungat sa alon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang katas ng aking pagbangon. Sagot ko na po, pamasahin yung pauwi kasi sinamahan niyo ako humahon. Okay, yun yung round 3 ni Shay. Solid yung round 3 niya. Although parang haba nun. Pero sinabi naman ni Enigma, wala daw siyang paki sa time kanina nung simula. Mas
siguro yun yung pinakabusog niya na round. Dami niya natalakay doon, na-dish niya si Pistolero, na-dish niya si Sinyo, ibalik niya kay Pistolero, parang tinuruan niya ng lesson sa branding si Pistolero, ilait-lait niya, tapos sa dulo may mga personal, kumbaga personal shit siya na sinabi tungkol sa style niya, tapos in-end niya ng, bibigyan niya doon ng libreng pamasahe yung mga tao, pauwi pag nanalo siya. So okay yun, okay yung round 3 ni Shea, pinakamalakas na round niya yun. Tignan natin yung gagawin ni Pistolero dito sa round 3. Sagot niya, pamasahin niya pa uwi kasi sinamahan niya siya umahon. Dami pang binabanggit na MC, kinang ina. Eh di congrats Shea, tinalo mo sila. Tsaka tangin na merong Pokemon Stone. Merong blue para sa water Pokemon, dilaw para sa sun ay sa electric Pokemon. Di mo na kailangan umabot ng level 14 o 16. Sige, ikaw na Pokemon Master, dapat doon ka bumatay sa Pokemon Gym. Tsaka usapang kanta daw, bakit? Napakinggan nyo ba yung intro nito kay Pugod, ha? Kasi sabi niya, meron daw siyang tanong. Babae lang daw ba may karapatang mamili kung sino yung pinakamalaking titi? Samantalang kaming mga lalaki, wala karapatang mamili kung sino yung pinakamasigip na kikik? Ano ba yan? Awit ng panghihingi ng katarungan o awit ng pagsisisi na yung dating naghahanap kay Maria Clara ang hinahanap na ngayon ay masigip na kikik? Kung sa bagay di kita masisisi, mali ka nga pala ng pinili. Pero total, nandito na rin tayo. Alam niyo ba ang gano'ng kadesperado itong si Mata? Oh, aminin mo hindi. Nung ahon 6, pinalapit mo sa amin si Ann para i-testing kung talagang lalamasin ko yung susi niya. Oh, sabihin mong hindi. Sabihin mong hindi. Oh, di ba? Ipapain yung girlfriend para may hype sa social media at kumusti siya maipilit. Tila box at sword trick lang ng magician kasi kailangan pa ng babae para gumana lang yung gimmick. Ganyan ka nakadesperado para sa hype. Si Ann halos ibugaw mo na. Ang malas mo lang, hindi ako marupo. Kaya ayun, bilugaw ko siya. Pero gawin mo yan this time. Gawin mo yan this time. Panigurado. Gawin mo yan. Panigurado, di na ako magtitiko. Hindi ko alam kung totoo itong sinasabi ni Pistolero na parang pinaakit ni Shea gamit si Ann. Kumbaga parang pinapalamas daw yung suso. Hindi ko alam kung sure kung totoo to, pero parang ito yung ginagamit na angulo ni Pistolero dito. Ann Mateo pa rin, katulad ng ginawa niya sa round 1. Sasaksakin ko yung suso! Scary movie lang yung peg, sasaksakin ko yung suso hanggang sa lumabas yung silikon! Pero joke lang, di tayo ganun. Gawin natin classic to mga tropa. Kung nakaligtas siya nung si Dalsim nag-yoga, ewan ko na lang kung di lumawlaw yung boobs niya kapag kumubo ng lama si Hoda. Yung tipong up, down, left, right, wala kang ibang magagawa kundi manood habang nakakaramdam ng sakit pero wala kang planong bastusin siya. Ang gusto ko lang magbatiin yung suso niyang magkagali. Kasi di ba totoo naman na magkahiwala yung boobs niya? Di ba tested mo na yun? Kala ko nga nung una sa picture lang ganun, kaso napansin ko nung nag-yoga si Sinyo, ba't ang layo nung agwa niya ito? Mabaho. Sabi mo, di ba, personal control mabaho. Ayoko sanang umabot pa sa ganito't tanungin ka, Tol. Pero imposibleng wala kang alam sa nangyayari sa Singapore. Oh. Ganito ang itsura ng mamahangan ng mga kumpadre. Pero deep inside, nangyari. Yung secret niya na dali. Kwento pa ba natin? Wag na. Parang nanood ka lang ng porn, alam mo na yung susunod na mangyayari. Kasi yung bold, yung tourist, naging tourist attraction. Kapag nagtatanggal siya ng shirt, yung pussy, naging merlion, kasi malapountain kung mag-squirt. Diba? Kaya kaga umaalis siya ng bansa, hindi ka makatulog kahit anong pilit mo. Alam mo na naman kasi na walker siya, ba't pilit mo pang pinapatakbo sa isip mo? Alam namin malaki yung views mo. Yun ay may katotohanan. Kaso anong silbi? So, ito parang may chismis yata na ginagamit si Pistolero dito. Singapore? Siguro pag nag-out of the country yung girlfriend ni Shea, yun na si Ann Mateo. Kasi ginamit niya yung Merlion na reference. Hindi ko lang sure kung anong chismis to. Kahit anong pilit mo, alam mo na naman kasi na walker siya, ba't pilit mo pang pinapatakbo sa isip mo? Alam namin malaki yung views mo. Yun ay may katotohanan. Kaso anong silbi ng views mo kung ikinagbubulag-bulagan?
na kesyo wala daw siyang tinatagong baho. Kaya kang pinagkadiin-diin, siguro nga wala kang tinatagong baho. Pero marami kang kinikim-kim. Oh, baka sabihin niyo, grabe si Pistolero. Hindi exciting kasi yung personal na buhay nila, dinadamay pa. Eh, di ba gusto mong manira ng relasyon nila, Jamie? So, anong pinagkaiba? Nakesyo si Ana naman? Si Ana naman? Paulit-ulit na lang ba? Yun na nga yung punto ko kanina pa, na nasasanay ka na sa salitang pokok, pawok. Alam mo naman kasing aware ka na dyan at di na ipagsigawan pa sa dapat sa mga tao. Kaya double meaning na agad kapag sinabing gamit na siya at wala na dyang bako. Pero sa kabilang banda, gusto lang kitang paalalahanan na di lang ikaw, pati siya may pangalan. Alam mo ba yung kahulugan ng salitang demandahan na bukod sa inyong dalawa, may iba pang taong nasasaktan at tinatamaan? Kung tutusin, di ka naman namin, di naman namin siya dinadamay. Siya ay aming dinadamayan. Sadyang ganyan lang yung babae, kailangan masaktan para magising sa katotohanan na hindi ka nito kayang ipaglabanan, kiarik ka na lang. Pinisisirain ang iyong puso. Magaling lang to, mamersonal. Kala mo, laki na ng sungay niya sa ulo. Pero nung binastos ni Luni at Sinyo, si mata halos mamugtuto. Hindi mo rin pala kaya yung init ng sarili, pakulo mo. Ha? Mula sa girlfriend ni Kamanda hanggang sa anak ni Pukuda, kulang pa lahat ng sinabi ko para sa'yo, putang ina mo. Sinadya kong ganito yung round ko. Wala nang cheche, bureche ako kung ano-ano. Purong puso pagkat alam ko na yun yung kulang sa'yo. At oo, nung sinabi ni Anigma na nasilat mo ko sa laban, ang daming galit na mga tao. Nagingit-ngit sa komento. Ba't daw yung idol nila natalo? Ewan ko. Itanong nyo si Liljan, Ilaya, Left Eye, Epo at Nico. Kung hindi kayo kumbinsido, i-replay nyo yung judging ng video. Paano nangyari 4-3 yung resulta? Wala yung burado, lima yung nakuha kong boto. Pero ni isang salita, ako yung nagmukhang mayabang kahit ni isang salita, wala kayong narinig sa akin pagtapos ng laban na yun. Habang si Mata, ilang buwan akong binash niyan sa Facebook at di lang yun basta ganun. Dinadamay at binabanggit ako sa bawat laban, di kasi matanggap na binaon. Isang gabi ko lang winasak yung puso mo, naging bitter ka ng 3 taon. Reference to dun sa unang laban nila, rematch na kasi itong laban nila sa Isa Buhay. So sinasabi ni Pistolero, 4-3 daw yung decision pero 5 judge yung bumoto sa kanya. So baka isa yun sa mga misjudge na battle. Actually, sobrang, kumbaga, isa yun sa mga magagandang laban ni Pistolero. Tingin ko nga din doon parang pwedeng siya yung panalo doon sa laban na yun. So sinasabi niya dito na parang ito yung tinatalakay niya na issue dito sa second half ng round 3 niya. Yung okay na, bonus na lang yung kampyonato. Wala na akong pake kahit si Luni pa nagsabing ako yung siyang natalo. Kasi para sa akin, alam kong wala na akong dapat patunayan pa kay Gago. Kasi sa tuwing binabanggit mo yung pangalan ko, pinaparamdam mo lang sa akin ako nga talaga yung nanalo. Ha? Pandilatan mo ko. Kasi alam ko ngayon lang yung mapagmamalaki mo sa akin, yung malaking mata mo. Pero kung lahat na lang ng bagay na overlook mo, edi sana alam mo na kung saan papunta to. Kasi etong mukhang to yung nagbigay sa'yo ng pangit na panimula. Pagtapos mo sa dos por dos at mula sa kamay na to, malaking sampal sa'yo na sa akin ka din magtatapos. Putang ina, ganyan ako ng baon. Di na kailangan ng kahon. Pero meron kang isang sinabi at napaniwala mo ako dun kasi ultimo pala kalaban mo kaya mong gawing kampyon. Okay, yung round 3 ni Pistolero, yun din yung pinakamalakas niya na round para sa akin. Siguro yung first half niya, medyo mabagal yung pagka-arangkada. Dun sa second half, dun, nung binanggit na niya yung mga, kumbaga nung natapos na siya dun sa An Mateo na angulo, nung binanggit niya yung pagka-questionable nung pagkapanalo ni Shea nung unang laban nila. Ang ganda ng mga banat niya dun papunta sa Ender. Okay, third round, pareho yung pinakamalakas nila. Siguro, magkakatalo to sa angulo, mas, tsaka sa creativity ng mga linya, tsaka kung ano yung pang-champion talaga na round. So, para sa akin, dikit na dikit tong round 3. Dikit, kumbaga pareho yung performance nila, ang yung angulo yung nilamang ni Shea. Tsaka may mga linya rin kasi si Shea, kumbaga sa quotables pagdating sa round 3. Para sa akin, mas marami yung quotables na naipasok ni Shea. Sayang lang kung yung first half nung third round ni Pistolero,
pinasukan niya ng ibang angulo, kaya nag, may mga naisiksik pa siya doon linya na haymaker talaga. Baka pwedeng matalo niya si Shea dito. Kasi yun, sobrang close tong round 3. I-edge ko to kay Shea. So round 1 tsaka round 3 edge kay Shea, round 2 edge kay Pistolero. So dikit lahat ng rounds. Pero dalawang round na kuha ni Shea dito para sa akin. Tingnan natin yung judging. On 9 day 2, isa po ay 2018 finals para sa 100,000. Flirta maging isa pang best para sa kanya. Sa dedikasyon nila buong taon. At yeah, shoutout ulit sa buong Flirta. Botaro Orado, champion 5-2 para Shea. Okay, 5-2 yung judging. Hindi naman sama yun. Gaya na sinabi ko, dikit na dikit yung laban na to. Ang haba nitong, isa to sa mga mahaba na episodes natin ng Break It Down. Dahil din sa haba ng mga rounds nila. Ang haba ng third round ni Shea at ni Pistolero. So sana na-enjoy nyo to. At abangan nyo pa yung mga susunod na uploads natin dito sa Break It Down. Tuloy-tuloy lang yung requests nyo. That's it. Peace. I'm out.